Ay guys, samahan niyo ako gumawa ng mga video reactions dito sa part 28 Rachel. Naglabas ng saloobin. Ryan, totoo ang sinasabi mo. Maganda to ah. Tara. Ang Team Kalingap. Ayan. Hello! Ayan oh, grabe oh. Dito tayo sa pinakabagong bahay ng Team Kalingap oh. Grabe ah. Oh, di ba? Ayan oh, bagong-bago pa oh. Brand new. Hindi po yan hulugan. Hindi yan hulugan, Nay. Ano, Nay? Hulugan, eh, no? Brand new, hindi hulugan. Hindi installment. Sino? Ayan si Kuya Brooks. Ayan? Ito yung lola nila. Lola ata nila to, eh, no? So, ayan mga Kalingap, ano? Ito po yung bahay nila. Ang linis, eh, no? Ganda, oh. Ayan, bagong-bagong bahay, oh. Ano, kumusta? Apir. Charlie, no? Ano po? Apir. Si Catherine. Ganda ng bahay nyo talaga, ano? Si Ian, ayan. Ayan. Mga pinsan nila ata ba? Bagong bago. Oh, sino yan? Akala ko anak niya, hindi wala. Uy! Si Idol nandito. So, ayan mga Kalingap. Arjun, nandito Idol. Nandito na si Kapromdi mga Kalingap. Oh. Saka si Kuya Brooks. Si Kuya Balba to? Kapromdi. Diyan. Kapromdi. Oh, yan dito si Rachel. Oo. Oh. Oh, oh. Ano Rachel? Ganda, ano? This is how the pieces fit. Pista pala sa inyo. Ha? Nakita nyo guys, no? Nanggaling siya dun sa dulo. Nakakatawa, tingnan nyo guys, ha? Pasensya na ulitin natin, no? Nakakatawa, no? Nanggaling siya sa, parang namili ata siya, tapos bumili siya ng soft drinks, no? Nakakatawa lang, eh. Naglalakad, eh. Pesta. Ayan, no? Pala sa inyo? Ha? Apa. Ah, pesta pala. Ay! Ay. Kaya pala wala ka dun. Sa inyo. Si Trixie. Nagpa-practice po. Ah, practice. Sige, sige. Ah, mukhang nagmotor kasama yung tatay niya kasi naka-jacket eh, no? Ayan, mga Kalingap, ano? Dito kami kina Rachel Tambay. Kumustahin natin si Rachel matapos ang ilang araw na ribbon cutting natin, di ba? Happy pass. Tay! Happy fiesta, fiesta dito? Oo. Happy fiesta pala sa kanila, ano? Kaya na kayo doon. Sige. Maya-maya. Nagbili kayo. Para kumpete. Balak mo nga punta si JR. Si JR? Baka pumunta yun. Nagtatrabaho pa si JR. Oo. Pogi talaga ni Arjun. Ganda ng suot ni Rachel, oh. Grabe. Yamanin ka na, Rachel, ah. Rachel. Yayamanin, nililoko. Yayamanin ka na. Grabe. Eh, grabe yung rep, oh. Simple lang, eh, no? Grabe. Ganda ng rep, ah. Grabe. Ganda, oh. Samsung yan, di ba? Ano laman? Yellow. Yellow. Ay, grabe! Lalo ko dati yung sa bahay namin, guys. Meron kaming rep. Bigay lang din nandita namin. Then, ang laman talaga, puro tubig lang. Ganyan na ganyan. Ganyan na ganyan. Puro tubig. Ayan, may yellow. Pwede dito mga prutas, ganda, ano? Tay, gulay. Ganda ng ano, rep. Tay, kumusta man tayo ang ilang araw na dito nakatara sa bahay nyo, bago nyong bahay? Okay. Masaya. Masaya? Hindi na, di ba kayo naninibago kasi wala nang tumutulo? Oo nga. Tulog na tulog sila lagi. Masarap ang tulog palagi. Wala nang tumutulo, ano? Baka namimiss mo yung tulo, hindi naman. Dito nga parang tulog lagi. Ah, para presko. Ah, sa sahig. Paano tayong luma nyong bahay, yung titira doon? Ano lang, yung pagpunta, kakalagyan ko ng ano, yung tawid. Yung dati lang. Ah, pawit. O, oh, papa-repair na lang yan, no? Repair. Papa-repair dito. Ayun. Grabe, pwede oh. Pwede na yan? Masaya naman. Masaya nyo ngayon dito. Please. Ano na, maayos yung bahay ng mga buhay ng mga bata. Ano tayo? Masaya lang yan, no? Pamangkin ko yan. Pamangkin mo ito? Ah, pumangkin. Cute, ano? Ito ka tayo ng birthday ni, ano, ni Rachel. Grabe si Rachel, gumaganda si Rachel, oh. Lalong gumaganda nga siya, no? Gumaganda ang ating
Artista. Ay, grabe. Nagparinig na naman yung isa doon. Sino nagpaparinig? Ano sabi mo? Ano sabi mo? Buwabanat ka, Arjun. Ano yun? Lados ang kumaganda pagkala si Owen. Kulit eh, no? Ay, sila. Ulit natin. Lados ang kumaganda pagkala si Owen. Mapapatulpo to. Ano sabi mo? Ano sabi mo? Lados ang kumaganda pagkala si Owen. Kulit ni Arjun eh, no? Matibay talaga, ano? Matibay. Natatama na sa kanya yung, daddy ni, ano, ni Rachel eh. Ay, loko ka, Arjun. Pag nandyan si Ravel, ang bait-bait mo. Yan ang handa nyo ngayon. Pesta nyo ngayon, Lola. Mano? Ay, ito si Lola. Tanongin natin. Isa din si Lola sa naka-alam ng buhay nila. Ano, Lola? Lola, anong... Ah, Lola nga ni, ano to, ni Rachel. Ah. Nakakatawa naman yung Lola. Naman nyo ngayon, Lola. Di namin kayo na tanong ng ribbon cutting. Ano po? Ang naramdaman nyo ngayon, Lola, na... Para sa kanila. Masaya po kayo. Ako naman ang pumalit doon sa loob ng bahay. Mm. At ito naman ako talaga. Pwede ka naman dito. Iyon naman talaga ang iniwan sa akin. Pero Lola, pag maulan... Ah, doon pa siya nakatay si Lola. Malakas ang bagyo, dito ka. Ha? Iyon naman talaga ang iniwan sa akin ang naman sa akin. Oo. Pag malakas ang ulan, Lola, dito ka. Ha? Ayan, piyesta pala kay na Rachel. Busy-busy si Rachel, oh. Saka si na... Asan si Hazel? Rachel? Ah, narating ka pala. Saan ka galing? Ay, grabe. Nagluluto pala si Rachel. Swerte naman ni Rowell pa nagkataon. Kasi magaling magluto, oh. Daming tao dito ngayon, ano? Piyesta, maraming tao. Pumunta na ba dito yung iba niyong kamag-anak po? Nag-alis na kanina. Ay siya, nalaman na tong bahay, nakita na personal. Kapatid, kung sunod sa akin, kaya galing pa rin. Ganda talaga, ano? Ganda. Magandang pagkagawa. Napanood niyo yung video namin doon sa kapatid mo. Sino yung sunod na papagawa namin, ha? Hindi pa nga pano. Si ate, ano? Kay Trixie ba yun? Naalis pala yata dito. Kabait-bait niya ate Mabel, grabe. Ano? Grabe din. Ramdam ko yung pagiging totoo niya. Ni ate Mabel. Kapatid nyo yun tayo, no? Kapatid nyo? Ah, kapatid. Kapatid nyo yun, okay. Naman pala, yung mga... Mababait. Mababait sila. Minana rin naman ni Rachel. Rachel, congrats pala sa channel mo. Lakas ng views mo, ano? Oo, oh, kayang-kaya na magpagawa ng bahay ng lola nyo yun, no? At ba 100,000... Ang bilis. Kapit bahay po kayo? Yes. Ay, grabe. Grabe, oh. Grabe, oh. Supportado. Yung kapitbahay, supportive. Si Rachel. Oh, yeah. Di mo akalain na kapitbahay mo maging artista, ano? Yes, po. Yes, po. Ang ganda naman kasi ni, ano, di ba? Ni Rachel, di ba? Oh, ganda, oh. Ano lang siya. Simple pa. Always. Keep your feet on the ground. Keep your feet on the ground. Talaga lang. Humble lang palagi. Ayan, Rachel, congrats! Ang galing mo, ano ka na agad? Taas nung first upload mo, taas nung news. Talaga, since maliit pa yan, talaga mabait. Mabait na, oo. Halata naman talaga. Lalo na pagtulog. Lalo na pagtulog. Lalo na pagtulog. Pero yun naman sabi ko, Rachel, sa kaya nasabi mo kanina, may mga basher ka, no? Ayan mo, no? Kung pansinin mo. May basher siya? Ano yung sinasabi ng mga basher? At normal yun kapag marami na kilala sa iyo. Saka sabi nga, you cannot please everyone, di ba? Agree, you cannot please everyone. Kahit sa mga schoolmate mo, meron dyan palagi may ayaw sa iyo. Kahit sa mga kaibigan mo, meron dyan palagi may ayaw sa iyo. Ganun talaga ang buhay. Hindi lahat ng tao ay magugustuhan ka. Agree ako doon. Agree ako doon, no? Pero guys, puputuloy muna natin at syempre, shoutout sa lahat ng mga nanonood ngayon, no? Syempre, Rochelle, so sweet. At babasahin ko lang guys yung mga nag-react sa last ano natin, no? Video reaction. Sige, basahin ko lang 'to. Basahin ko lang si Grace Sumbila. Ito ang simula na bumalik ang friendship nila at first na pag-hug ni Rowell sa kanya. Shoutout po Ma'am Grace. Rhea Kaharup, galing Mars, nakakatuwa. Sabi, tumatawa si Ma'am Rhea sa ating video reaction. Grace Sumbila, shoutout po. Tignan lang guys ha. Sino pa?
si Fernan Salvador. Boss, good yan. Mga idol ko yan, Rachel at Ruel of Malalag ng Team Kalingap. Talaga naman. Sing Wingly Trinidad. Kahit saan school ka, nag-aral basta magna cum laude ka, ibig sabihin lang yan, magaling ka. Iisip naman hindi rin basta-basta. Totoo naman, kahit anong school na, napakahirap maging magna cum laude, guys. No? Mga karong, kang, ano, ka, karangorisi, tama ba? Nahirapan ako. Magkamali tayo, basahin natin na maigi. No? Mga karangorosi TV. Daming nawalan ng stress dahil sa kanilang love team, lalo na yung mga nagtatrabaho abroad. Kaya, pag nalulungkot sila sa abroad, nawala yung lungkot nila dahil sa Team Rochelle. Ang ganda. Marlene De Jesus, yan yung first anniversary nila. No? At mga karong si TV, ang galing mag-react ni Kuya Rob pang teleserye nationwide. At syempre pala, shout kay Ruel Malalag. Nakita ko kanina, 6 hours ago, na ano pala, 200,000 subscribers. Shoutout natin si Ruel Malalag. At sumagot dun si, ano, nakita ko, nag-reply ako dyan eh. Nag-comment si Rachel Morales na, congrats ga, sweet eh, no? Sobra. Shoutout si Fernan Salvador. Dati ako Mariel hanggang ngayon at Rochelle. At I love it. May aral ka mapupulot. Totoo to guys. May aral ka mapupulot sa kanilang dalawa. Now Fernan Salvador boss. Good yan. Idol ko yan Rochelle. At nabasa na natin to. No? At Lynn Alayon V-Vlog. Marzano simula sa Mariel hanggang sa Rochelle. Nakakilig talaga. Nakaka-addict ang love team nila. Agree on dun ma'am. Rose Gunaling. Sarap pakinggan Sir Marzano. Tapos na ang laban. May nanalo na. Kilig. Talaga naman. No? Subscribe na kita idol, galing ng mga reactor mo, tuloy mo lang dagdag subscriber din. Salamat mga karong Rosie TV. At Johnny Talagtag, shoutout po Mirna Mariana. Sir Marzano, bakit ang bait mong vlogger? Nakikitawa na lang ako sa iyo pagdating kilig moments nila Ruel T. Rachel, lagi ko pinapanood ang mga vlogs mo. Eh tandaan nyo guys, hindi naman siguro hindi naman ako mabait guys, no? May mga nagagawa din ako mali, no? I'm not perfect. Pero syempre, lumaki kasi po kaming mahirap eh. At sa buhay ko, natuto ko na makisama sa mayaman, sa mahirap. Maraming iba't ibang klase ng tao nakakaalibuli ko, halubilo ko. Pero in the end of the day, no, nandun pa rin talaga yung pagiging pagpakakumbaba. Kasi nanggaling po ako, patay gutom po ako nung araw. Wala po akong ipagyayabang. Syempre, no, at minsan lang tayo mabuhay sa mundo. Kaya as much possible, everyday, no, gumawa tayo ng mabuti. Sa kapwa, especially, at sa sarili natin. Mamir na salamat po, at syempre, isama nyo ako sa panalangin ninyo na hindi rin ako magbago, no? At samahan tayo palagi ng Diyos. Salamat po, Mamir na. Telma Fernandez, ga or lang ga o palang ga means mahal salita ng Ilonggo. Nanay ko, taga Ilonggo po, taga Niway. Grace Zambilla, sa part na ito, totoo yung tampuhan nila. At sige, skip tayo muna. Singly Trinidad, ang edad sa pag-aasawa ay 18. Pero edad kung kailan ligawan, walang batas. Agree ako doon kay tatay. Basta huwag lang makipag-ano sa minor rape o yung intercourse, no? Pero manligaw, anong mali doon? Walang mali talaga doon. Agree ako doon. Hinihintayin naman na mag-legal age siya. Hindi rin naman yan masabing grooming kasi nga hinihintay mo siya na maging legal age na. Actually, ito guys, ano lang to, this is my, ano, this is a reality guys. Ang lola ko, no, nakapag-asawa po siya at age 13 years old. At 13 years old, nabuntis po lola ko. No? Yung mga tito, tatay ko, so marami sila magkakapatid. At age 13 years old, nabuntis po lola ko. Siguro sa mata na ngayon, talagang pangit tignan, no? Maraming ibabash talaga yung ganon. So yun yung nakakalungkot doon. Pero ako nasasabi ko, nabuntis man ang lola ko, maraming naging advantage eh. Kasi talaga inabutan niya ang kanyang mga apo. Hindi lang sa tuhod, hanggang alak-alakan na abutan niya. So, yung paniligaw wala talagang batas. Actually, binabasa ang comments eh. Sabi nila, hindi dapat daw si Ruel, hindi daw nililigawan yung mga tinutulungan nila. Kasi dapat daw yung vlogger na charity vlogger, hindi naniligaw dun sa tinutulungan nila. No? Pero tuusin, sa perception niya na yun, siguro sa kanya tama yun, respect natin yun. Pero tandaan mo, walang batas na nagsasabi na bawal kang maligaw sa ganitong age. Yun nga lang, no? Yun nga lang, bawal sa batas na galawin mo siya or pumasok ka sa yun nga, sexual intercourse. Pag nangyari yun, makakasuhan ka ng rape. No? Pero hindi masama magmahal at hindi masama maghintay. At tandaan nyo guys,
no? Hindi mo pwedeng sabihin, hindi, charity vlogger ka, hindi mo pwedeng ligawan yan eh, no? Ibig sabihin ba, pag niligaw mo isang tao, ibig sabihin ba, tinitake advantage mo? Di ba? Hindi eh. Lalo na, napaka-vulgar, napaka-public. Di ba? Mas mapapahiya siya kung in public eh, di ba? So, yung mga ganung ano guys, naiintindihan ko, pero sana, marunong kayong mag-consideration. Huwag kayong masyadong perfect sa sarili nyo, no? At sa ibang tao. Magkakaiba tayo ng kalagayan. Sa'yo, tama yun. No? Pero hindi sa iba, mali yun. No? So magkakaiba tayo ng perception. Pero wala tayong karapatan na sumikil ng nararamdaman ng isang tao, kahit sino pa yan. Marami nga eh, meron nga eh, ba't mo inasawa yan, putol yung dalawang kamay. No? Ang dating, parang tinake advantage niya kasi putol yung kamay. But, di ba, nangyayari yan guys. Oh? Putol yung kamay, ba't mo tinake advantage? Eh, hindi, mahal niya eh. No? Di ba, sa mata ng iba, parang nagtitake advantage, pero eh wala kang pakialam kung ang laman ng puso niya ay eh, yung talaga mahal niya. Meron nga ang ganda-ganda niya pero yung ang ganda-ganda niya pero yung sinagot niya ang pangit talaga, no? Minsan natatawa tayo pero ganun talaga yung gusto niya eh. Maputi siya pero gusto niya maitim. Mapayat siya pero gusto niya mataba. No, pero yung ba eh hindi inaallow ng batas na mahalin niya 'yon. Wala tayong karapatan doon, guys. At walang batas si YouTube na for that pag charity vlogger ka, kapag yung tinulungan mo, hindi mo pwedeng ligawan. Ang masama, di ba? Alam mo masama? No? Hindi ka nga charity vlogger. Pero ang pinakailaman mo, may asawa ng may iba. Mas mali yun. Pero kung ito naman, nasa legal, kumbaga, malapit na mag-legal age, mag-18 years old, no? Tapos, gusto din naman niya. Gusto naman niya. Kasi sabi nga ni Rob, nakiano pa rin kay Rochelle yun kung papayag siya. Di ba? Nasa mga magulang yun. No? So, para sa akin, wala tayong karapatan na humusga at mang-bash sa katulad ni Rochelle. Babae yan eh. Tao yan eh. Normal yan. Nakakaramdam yan. ng pagmamahal ng kuryente. Pero siguro, robot ka. Hindi mo naiintindihan. O siguro, masyado ka pang bata. Hindi ka pa ganun ka-mature, hindi ka pa nakaka-experience or hindi ganun kalawak yung experience mo sa lahat ng mga tao, no? Kasi tawag doon, ginagaslight mo eh. Wala naman siyang ginagawang mali, pero pinaparamdam mo sa kanya na mali yung ginagawa niya. No, ang tawag doon, ginagaslight mo eh. Pero karapatan niya naman yun. Wala namang mali doon. So, sa akin guys, wala tayong karapatan na humusga ng kapwa, kahit sino. No, at lahat tayo nagkakamali. Iharap mo sa akin ang pinakamabait na tao sa mundo ngayon, kahit sino. At haharap sa akin, sasabihin sa akin, perfect siya. Na-attain niya ang pinaka-perfection dito sa buong mundo. Wala. Kahit ako, kahit ikaw, hindi mo nakuha ang perfection. Kaya everyday nananalangin tayo sa Diyos na humingi tayo ng tawad kasi nagkakamali tayo. Diba? Yun lang yun guys. At sana naiintindihan nyo ako. At huwag kayong sasama na loob sa akin. Lalo yung mga nagko-comment na yun. Nabasa ko kasi, disagree ako dun. Hindi mo pwedeng alin si Ruel na parang si Ruel pinapalabas mo. Masama si Ruel kasi charity vlogger siya. Bawa siya manligaw. Sino ka? Hindi mo hawak yung puso ng tao eh. Diba? Yung puso mo nga, hindi naman pinapakailaman ni Ruel eh. Wala naman siya tinatapakan na ibang tao. You always ask permission to her father. Pupunta sa bahay, magpapaalam sa tatay. Pupunta sa bahay, magpapaalam sa tito. Yung ba, hindi nyo ba nakita yung portion na yon? Ibig sabihin ba, sa inyo, bawal ginagawa ni Ruel, pero yung magulang, inaalaw na magulang. Sino yung tama? Kayo o yung magulang? So, yun lang yun guys. Di ba? Anyway guys, tuloy na natin ito. Pasasya na. Sana inaunawaan nyo. Guys, hindi po ako mali. Hindi po ako galit yun. Hindi po ako galit. At di ko po sinasabing tama ako. Kung sa tingin nyo, mali ako, edi, correct me if I'm wrong. No? Maghanap ka ng batas na, hindi, ito ayon sa batas. Sabi mo ganito, edi, pakita mo sa akin, pero walang batas na nagbabawal na maligaw ka. No? Pero, may certain limit yun sa batas. No? At yung abuse, may tinatawag na abuse. Pero, kung maniligaw ka, di ba? O, sabi ko nga eh, ako, naligaw ako sa asawa ko, bago kami mag-asawa, inintay ko siya eh.
No? Pero may ano na kami, no? MUMU na kami. Di ba? Siyempre, bata kayo, kabataan, hindi mo mapipigilan yun, guys. Kaya nga iba, minsan nagkakaanak ng maaga. Hindi ko hinusgahan eh. Kasi lola ko, nagkaanak ng maaga, 13 years old eh. Siguro sa mata ng iba, marang landi na nasama, di ba? Pero yung lola ko naman, eh, hindi naman niya hiniwala yung lolo ko, di ba? Same time, nabuhay naman kami, mga angkan namin, okay naman. So, di ba? Kaya hindi mo pwedeng humusga ng ibang tao. Lalo na ako, alam ko, yung lola ko, maaga nag-asawa. Sino ako para humusga ng ibang tao, di ba? Di ba? Ilang naman yung guys. Basta ako, I'm proud sa lola ko dahil tumanda siya, nakikita niya pa yung apo sa alak-alakan niya. Di ba? May mga advantage yan, guys. Although, mahirap talaga yan pag-aasawa pag hindi ka ready. Nag-anak ka, hindi ka ready, nako po. Maraming ano. Kaya ang advice ko kay Rachel, no, enjoy lang nila, pero as much possible, talagang always na maging open sa family, no? Kung meron kayong mga mamasaselan na usapan, no? Laging sasabihin sa magulang, huwag niyong itatago, don't make it secret, especially kaya sabi mo matured na si Ruel, no? For example lang guys, ha, nagkaroon silang relationship, always ask advice sa magulang, kasi ang magulang pa rin talaga ang makapagbigay ng tamang advice. Magulang talaga, wala nang iba pa, di ba? Kaya sabi mong minsan kaya sabi mong professional ka na, may trabaho ka na, hindi eh, ingi ka pa rin advice mo sa magulang mo eh. Kasi may mga bagay na hindi natin alam kahit nakapagtapos ka, kahit professional, kahit matalino ka pa, di ba? Well, guys, pasasya, tuloy na natin to. Sabi sa akin, ang plastic ko daw umiyak ng ribbon cutting. Sabi plastic ba yun? Totong-totoo nga, dami nga nadala eh. Git lang yun. Plastic ko daw na masyado, tapos ang galing ko daw manguto. Manggagaling mong uto. Baka kayo nagpa-uto. Di ba? Feeling nyo lang yun. Grabe kayo, ha? Baka ano yun? Naaway yun si Rachel, ha? Tatawa na lang po. Baka isa yun sa, ano, sa... Baka girlfriend yun ng, ano, ng may gusto sa'yo. Yan ang sabi sa inyo, Hatol. Wala. Ayun na. Sugurin. Ay, bawal na sila mag-text ng ganyan kasi na-ano na yan. Na-detect na yan ngayon kasi... Natatrack na yan kasi ano, ID, national ID. Pinablock ko po sa number niya. Iba't ibang number ang ginagamit. Ah, parang grabe ang galit niyang taong yan, ah. Ano? Tsaka kilala mo yan, Rachel. For sure, kilala mo yan. Pero mo, alam na alam yung number niya. Sino kaya yun? Grabe ang galit naman. May nagkagamay na text daw sa kanya. Grabe ang galit. Tapos, napalit pa daw ng number. Tapos, nasa dyan po ako na... Hindi naman daw ako bagay kayo, Robin. Tatawa ko sa mga ganun tao, no? Hindi daw bagay, eh, no? Alam mo, makatingin na ako po. Perfect talaga, ano? Hindi perfect. Baka may gusto yun kay Ruel. Sabi ko nga po, baka may gusto ka naman kay Ruel. Bakit hindi na lang siyang kausapin at sa akin kapagalit na galit? Oo nga naman, no? Tama naman yun. O baka naman, o baka pwede din ba sa Bas Generation? Ano, sabi ko nga po, ano? Babae. Babae na. Nagtawag? Inggit lang yun. Inggit lang yun. Ano lang yun eh. Mga frustrated sa buhay yun eh. No? Mga iyak tawa yun eh. So mga ganyan guys, itsura ng mga basher. Napaka-matured mo naman. Tapos sabi niya. Eh sabi ko, ang tanda-tanda mo na po. Sabi niya, 18 pa lang daw po siya. Tapos sabi daw, ano, tinasabi sa akin, ano, hindi mo kilala ang pamilya ko. Tapos sabi niya, bakit mayaman ka ba? Tapos sabi ko, grabe naman yan. Sabi ko, yabang, no? Bakit mayaman ka ba? Yabang, ano? Sobrang mga taong yan. Ako po, nakakainis ba't may mga ganun tao, no? Pero minsan, mapanalangin mo na lang talaga eh, kaysa ano sabihin mo eh. Ano, paano kita makikilala kung di ka naman nagpapakilala sa akin? Tapos sabi ko, okay lang po, kahit hindi ako mayaman, tanggap ko lang ito, tsaka proud po, sabi ko ng gano'n. Si Arjun na nasasaktan eh. Ano masasabi mo doon, Arjun? Ang laas na nga ng loob ng taong yan para sawin niya sa mahal ko. Buti nga ikaw, nireply nung pay ako, di ko na pinagkakasaya ng oras yan. Dapat gano'n, di mo nireply yan eh.
Kasi mas masaya pag pinireply mo, tuwa eh. Kumbaga yung frustration niya, yung inggit niya, no? Kumbaga sinasagot mo pa eh. Dapat yun, di dead man lang. Sabi nga nila, learn the art of dead ma. Hindi ko na replyan niya. Kaya ano po, reply ko, black. Para ko sa kanya, binablock. Oh, block mo na. Oo, oh, tama yan. Tapos minsan, di ko na lang po nire-reply para lalo siyang mainis. Saka ano, yun nga, ganyan sinabi ko sa'yo. Ngayon talaga, ano ka na eh, di ka na, kumbaga, iba ka na ngayon. Marami nang nakakilala sa'yo. Basta ate yung pagiging palabatik mo. Oo, huwag yung mawala yun. Kasi yung tao na sa'yo sa'yo. Kahit maraming nakakilala sa'yo. Kaya nakakilala ka, less po. Kahit sabihin lang nila na mag-sign lang ng gano'n. Kasi yung mga gano'n po. Kung ano yung nakasama niya. Buo na siya dati, ganun pa rin. Ang babaguhin mo lang, yung hindi mo pag masyadong pagpansin sa mga negativity, may galit sa'yo, huwag mo na masyadong ano yun. Dapat talagang pag-aralan ni, ano, ni Richelle, the art of deadma. Ano yun guys, napaka-effective. Deadma lang. Focus ka na lang sa ano mo, sa goal mo. Focus ka sa channel mo. Si Vincent, ano ko yun? Ano mo? Pamangking ko sa... Ay, uy, Arjun, nagpapalakas ka na naman dyan, ha? Oo. Oh. Pamangking ko sa pinsan yun. Si, okay, si Vincent. Yung nanay niya, second cousin ko. Ulang? Kasi yung lola niya, tita ko. Buti na lang, ano? Yun nga, focus ka na lang sa ano mo, sa mga supporters mo. Yung mas okay yun. Tama. Sa mga sumusuporta si sa'yo. Ano dito? Pero may tanong ako sa'yo, ano, Rachel. Tagasan yung, ano, yung nakwento mo sa akin dati na nandigaw sa'yo. Tagasan. Ito na yun, yung ano. Sige, tingnan natin. Ano po? Pambuhan. Pambuhan? Uy, bra! Confirm! Siya nga yun, no? Pambira, buds! Pambira, kala ko ngayon nagluloko lang eh. Tanungin nga natin kung saan lugar. Oo, na gusto lang magpapansin. Confirm nga, yun na yung atay na niligaw. Kasi, Rachel, kanina galing kaming Pambuhan kina Tatay Robin. Tapos, may nagpakilala sa amin doon na grabe, patay na patay sa'yo. And isa din daw siya sa nanligaw sa'yo. Hindi, no? Dragon? Mapanood mo yun, ma-upload namin. Dragon? Di ba, nakita mo? Nakita mo? Mm. Ano yung tsura? Okay. Ano daw? Ang pogi. Ulitin natin. Di ba, nakita mo? Nakita mo? Mm. Ano yung tsura? Okay. Yari ito. Mapapatulbo to ni ano, ni Rowell. Ulitin natin. Ano yung tsura? Okay. Tawa si Tulpo eh. Hindi ko. Kasi ngayon ko lang din nakita kung ang artista yun. Sino ka mukha? Jericho Rosales. Wow! Bigla nga siyang nanghina eh. Nung nakita niya, bigla siyang nanghina. Parang biglang nagbago si RJ. Kasi kung ala sa akin, kaya Rowell ka din ako. Ayun ang gusto. Idol ko talaga to guys. Idol to. No, yung gusto ko, gusto niya din niya. Idol ko to. Bakit? Kasi, matalino, guwapo. Tapos, magait siya kakwa. Kaya doon ko natinanggap yung agkatalo ko. Kaya nagpaugaya na. Oh. Ayaw mo kaya, no? Kay Ryan. Ryan ang pangalan, eh, no? Si Ryan. Nawala din ako sa kanya kasi habol siya ng habol kay Ate Rachel. Oh, di ba sabi niya dito, naawa din naman ako sa kanya kasi habol siya ng habol kay Ate Rachel. Tapos, so, si Ate Rachel kasi ngayon ang gusto. Yung si Kero. Kaya wala lang tayo. Doon ako sa insan, ho. Oh. Ah. Tama yan. Nagpapalakas kay Rob, ha? Kero well tayo. Kero well tayo. Baka naman ngayon ka lang ganyan ulit. Pero pag wala naman si Rachel, ibang sinasabi mo, eh. Ano kanina sabi mo, believe ako sa'yo, Ryan. Oo. Oh. Sali na, Ryan, huwag kang susuko. Nung palaas tayo na nararamdaman. Kasi guwapo si Ryan. Bakit guwapo lang bang batayan? Itsura lang bang batayan? Oo. Grabe ka naman. Oo. Grabe ka naman. Sabihin, hindi ka tumitingin sa ugali? Hindi, tumitingin din ako sa ugali. Sorry po. Sorry po. Rachel ka lang daw, babalik si Rowell. Sabi daw po, ngayon? Ngayon, mamaya. Oh, Rachel, tawag dyan.
Ready ka na ba sa season 2 ng Rochelle? Naku po, excited na ako sa season 2. Ano ba meron sa season 2? Pero pagbibigyan ba natin ang supporters na nagre-request na magkaroon ng season 2 ng Rochelle? No one. Opo, para masaya sila. So, kayong dalawa, okay naman sa inyo? Opo. Okay naman sa inyo. Sana ano, mapanood ito ni Kalinga Brab, no? Request lang. Gawa silang music video, please lang, Kalinga Brab. Tapos, total, may mga dancer naman na kayo. Tapos, may mga cast na kayo, no? Sana magawa sila kahit ano lang, short film about, ano, about love. Parang ganun, guys, no? Ganda nun, guys. Dun, tsaka makikita kasi natin doon kung maganda ba at pogi si Ruel pagdating sa camera, sa actingan, no? Maganda mahasa din sila doon, eh. Malay natin, guys, di ba? Hindi naman masama, malay natin si Ruel, eh, pumasok na sa ganun. Tsaka si Rachel, di ba? Mga ganun bagay, guys. No, pero guys, ano lang yung guys, ha? Request ko lang kay Kalinga Brab. Sana mapakinggan niya to. Okay naman po. Saka, ano, yung channel mo, pagpatuloy mo lang. Sino yung, ano, nagbibidyo sa'yo dito? Si Hazel. Si Hazel. Ganda naman ganyan. Ganda nga ng vlog nyo, eh. Ganda. Pag-uwi po ako dito na. Pagaya ngayon, mag-vlog kayo maya-maya. Pag ano nyo, luto nyo, mga ganun, maraming manonood nun. Sayang din kasi extra income din yun. Kasi pag na-monetize yun, pwede kayong kumita. So, ayan. Rachel, kumusta naman yung buhay nyo ngayon na after ng ilang araw patapos yung ribbon cutting? Ayan. Kaya rin napapunta kami dito para kumustahin kayo ang kalagayan nyo after ng ribbon cutting. Yung kumbaga follow-up na ano, kumusta? Kumusta? Ano po, nakakatulog na po kami ng maayos, tsaka ano, hindi po namin nakala na gigising kami sa magandang bahay. Grabe, no? Ibig sabihin, for the longest time, mas ano sila, hindi sila nakakatulog na maayos, no? Kasi nga, yung bahay nila, ano? Para kang ano, parang nanaginip. Parang ano. Minsan nga, natanong sa sarili ko. Managinip ba to? Oo, no? Kasi dati po, ginising kami. Oo. Ano, kahoy, ganun. Tapos, ako din, ganyan din. Kisam, eh. Ganyan din ako, eh. Magising ako. Feeling ko na naginip lang ako. Kasi, ang bilis baga, ano? Tapos po, ano, din na kami nagigising ng tuwing umuulan, tapos ano, hindi na kami gigising, hindi na kami mapupuyat. Galing? Kaya, masaya po kami dahil nagkaroon po kami ng ganito. Salamat po sa inyo. Congrats, Rachel, sa inyo, kina Tate Rizal. Congrats. Ay, kasi, ano? Ayun, deserve nyo rin naman yung ganitong tulong. Mabait, pati nga si Tita mo, mabait din, nakakausap namin. Diba nung nag-vlog tayo ito, saka si Tito, mabait si Tatay Rayson. Saka isa kayo sa mga, Rayson, ano, mga, Rayson, kumbaga, okay. Napakaganda ng successful. Yung hindi kami nagkamali, yeah, sa, no? Pagpili ng matulungan, isa kayo dun. Worth it, yon. Saka kayo sa worth it. Andyan sila Tatay Robin, yan, mga worth it. Diba? Kasi yung iba, nagbabago. Oo, oh, talaga? Diba, Nay? Dapat pagsabihan nyo rin po sila na huwag magbago. Saka ito rin ang payo ko sa iyo, Rachel. Halimbawa, may lumapit sa inyong ibang vlogger. Hindi sila kalingap. Tapos gusto kayong ano, parang... Kunin. Gusto kayong kunin. Na parang i-scout sila, no? Sila nalang mag-vlog, tapos mas maraming, mas malaki yung offer. Mas malaki yung ibibigay sa inyo. Oo, oh, huwag mong ano yun. Kasi ito guys, no, sige, tutuloy ko lang to. Gusto ko mag-comment sa sinabi ni Rob. Yan yung mga nangyari sa Kalingap before. History ng Kalingap, madami na nangyaring ganun. Maraming mga pumasok na ibang vlogger. Tapos oh, di ba? Yung kay Lola Damiana. Oh, madami na, madaming pumasok. Madaming pumasok. Kasi viral. Kasi yung yes, kasi kita mo yung ibang vlogger na nag-ano, yung nagkaroon ng ibang bahay, baga yung mga anak ni Lola Damiana. Pero nung una, pinapabayaan yung si Lola Damiana. Sinubaybayan ko yung Kuya Rad. Hindi ko alam yun. Yung kay Kuya Bal. Apo. Sinubaybayan ko yun. Tapos nang at the end, maraming nanood, nagsikat na yung segment ni Kuya Bal. Maraming nanood. Pumasok na ibang vlogger hanggang sa pag-away-away na yung mga... Yun yung palagi ko pinapaalala kay Rachel. Kasi si Rachel, bata pa eh. Baka... Pero ito guys, this is a good advice from Rob, no?
ako kasi nakikita ko dito, baka sa iba no, syempre, hindi naman lahat gusto si Rob no. For sure meron diyan magdi-disagree no. Pero ako para sa akin, agree ako dun kay Rob. Kasi kumbaga ako trusted ko na to eh. Hindi ko naman dahil kilala or binibuild up ko si Rob. Kasi trusted na sila eh. No? At yung sinasabi ni ano, possible talaga yung guys, mangyayari 'yon. Meron talagang mag-o-offer dito kay Rachel, especially Rachel at kay Ruel. Possible 'yon guys at mag-o-offer ng malaki. Yun nga lang ang tanong, in the long run, mapapakinabangan ba niya? Siguro for amount of time, sikat sila, pero darating time baka pabayaan din sila ano. Baka gamitin lang. Kaya para sa akin, that's a good advice. At talagang na marami na rin ako nakitang ganyan. Umalis or nung iniwan yung mahawak, ayun, mas ano, kawawa din, no? At ito, this is a good advice from Rob. Ano, 'di ba? Bata pa to si Rachel, so baka may kumbaga baka maano, maloko, no? Maloko, oo. Maloko ka ng ibang mga... Tsaka dapat pagsabihan din ni Rob yung tatay, yung magulang. Minsan kasi, inatake dyan magulang. Kasi minsan yung anak, hindi dahil bata pa nga si Rachel, no? Pwede siyang i-deceive pati yung tatay, yung parents. Then, syempre, para mapa-agree yung anak, yung magulang yung, ano mo, iligawan mo. At sa akin talaga, as much possible, kay Rob na lang siya. Kay Rob, mas trusted pa. Gustong pumasok sa buhay nyo, and di ba, ang kapalit nun, syempre, palagi may kapalit yun, na sila na yung mag-vlog sa inyo. Ingat ka sa mga ganun, kasi, ayun, nasisira yung connection eh, yung relationship ng kalingap sa beneficiaries. And, yung iba, anong nangyayari? Wala. Nagsisisi yung iba na sana di ko iniwan yung kalingap. Gustong bumalik. Kasi, ito Rachel, tatandaan mo, itong pagiging viral natin, hindi naman yan habang buhay. Agree ako dyan. Ito marahil ngayon, talagang sobrang sikat ka, pero di natin alam kung hanggang kailan. So, ang ipiliin mo, yung mas tatagal yung tulong sa'yo. Tama to, yung long term. Tama to. Mas tatagal yung kung paano ka mas tatagal matulungan at magkabayan. Good advice. At walang iba kundi yun ang kalingap. Hanggang ngayon, yung mga scholar namin, hanggang ngayon, tinutulungan namin sila Bumbay, yung kapatid ni Bumbay, di ba, kilala mo yun. Yun yung maganda. Saka pinaka-importante yung scholarship talaga, yun yung pinaka-importante. Kasi yung bahay mo, andyan na yun. Yung scholarship, pag nakakapagtapos ka, oo, edukasyon. Importante yun. Saka, yung kikitayo mo naman sa YouTube, di man natin alam kung hanggang kailan yun, di ba? Agree ako. Kailan ka panonoorin. Pero sa tingin ko naman, hanggat nasa kalingap ka, talagang maraming susuporta sa'yo. Kasi solid ang kalingap talaga, wala akong masabi. Solid. Kahit hindi kalingap na pumunta dito para maging member ng kalingap, sinusuportahan. Kagaya ng mga tinutulungan ni Roel, di ba? Ng mga kalingap partners. Hanggang ngayon, sinusuportahan. Advice lang naman yun bilang kuya. Ano? Advice lang. Pero good advice yun, guys. Ano, good advice. Buti nga inunahan ni Rob eh. Very good. Okay. So, yun lang. Ba't kayo naubo? Kulang ka nata sa yakap sul. Chucky syrup. Ulitin natin ha. Sabi ni Rob oh. So, yun lang. Ba't kayo naubo? Kulang ka nata sa yakap sul. At kisul. Ay! Kulit ni Rob eh. Ulitin nga rin guys. Tawa ko na kay Rob ah. Ba't kayo naubo? Kulang ka nata sa yakap sul. Kulit eh, lo? Ay! Wala. Mukha paminta sa paminta yan. Ano ba sa Ate Rachel? Ay, grabe. Concern na. Oh. Uy, wala si Ruel ah. Mamanat. Ano ba concern? Siya. Dadaanin ko lang usap ayo sa paalala. Huwag kalimutang uhunong ng radiosit. Kasi isa yun sa mga nakapagagamot sa mga siyon, tapos ganun. Kaya Ate Rachel, huwag inong ka ng gamot. Mag-inom. Oh.
Joseph. Huh. Yung Jessica palabas para sa kanya. Niluto si tatay, oh. Grabe. Naulam nila. Sana masarap. Sana masarap. Masarap yan. Luto mo yan. So ayun mga kalingap, nakamusta po natin sila ngayon. And ayan, konting advice natin sa kanila. Bigay tayong konting advice kasi marami na po nagdaan. Nagdaan sa atin ng mga natutulungan. And kinumusta rin natin. Kinumusta rin natin yung kanilang kalagayan. Thank you mga kalingap. God bless you sa lahat. And Jesus loves you. Grabe talaga guys, talaga namang nakakatawa to yung ano no, yung usapan si Bila. Pero ngayon guys, talagang asahan na natin na marami talagang mga maglalabasan ng mga basher ni Richelle siya ni Ruel, no? At nagsisimula na, may mga nababasa na ako eh. Even sa YouTube channel natin, no. Pero dinidelete ko na lang kasi I don't want to waste my time, no, sa mga ganung tao. Hindi naman ako galit, kailang naiintindihan ko naman sila kung ayaw nila kay Ruel, ayaw nila kay Richelle, okay lang, naiintindihan ko naman yun. Kaya lang, hindi naman ako papayag na pagsalitaan ng hindi maganda at magbigay ng maling hinala, no, sa kapwa. Hindi ko hahayaan yun. Especially, sinusuportahan ko itong Richelle tsaka si Ruel. Kaya nga nawala yung channel ko guys eh. Malaki channel ko dati guys. Dapat nga siguro malaki na channel ko ngayon kung hindi nawala yun. A year ago. So, hindi ko pinagsisiyan yun kasi pinaglaban ko yun, alam ko ang tama. Eh kung yun, nagawa ko yung paglaban, eh much more dito sa Rochelle. No, kung may mga basher na magko-comment ng ganito, eh handa ako na ipagtanggol ng Rochelle. Diba? As long as nasa tama tayo, nasa tama sila, pagtatanggol natin sila. Siyempre, kung mali naman sila, ba't natin sila pagtatanggol? Pero, siyempre, i-guide natin sila. No? At yun lang guys, at pasensyahan nyo na guys kung may nasabi ako mali. Pero in the end, no, hindi natin habol dito na makasakit ng kapwa. No? Tinatama lang natin yung mali. At the same time, let's have a good vibes at minsan lang tayo magkaroon ng ganitong ano guys, love team na talagang napaka ano, may matutulungan ka, good vibes, napaka refreshing. Kaya that's why ingatan natin to guys. Wag na natin pansinin yung mga bashing, wag natin awayin, wag yun ang patulan. Aralin natin yung The Art of Deadma. And this Marsanyo again at samahan niyo rito guys sa aking next video reaction. Send to God be the glory guys. Bye bye. Hindi mo pinapansin, hindi ako nagagalit sa iyo. Pagkat alam ko na ang iyong damdamin para sa akin. Hindi mo lang alam ang aking nadarama. Pagkapili